ang problema natin, Diyos mio, dagdag singil na naman. Itong dagdag singil nila, oo, sa parking, buisit. Sa naiya, pag kayo pumarada, patay kayo. Oo, kasi ganito ang problema natin dito sa airport, no? O, marami kasing mga umaalis ng airport, mga bossing. Kasi ang hirap din talaga kumuha ng taxi dyan sa punyeta na airport na yan. Pag kumuha ka ng taxi dyan, putang ina niyan, kalahati sa mga namubuhabiyahe dyan, mga kawatan. O, imbis na makapahinga ka, galing ka sa abroad, pag uwi mo, sumakay ka ng taxi, putang baho-baho na ng taxi. Ang dumi-dumi pa ng taxi. Putang ina, magnanako pa yung taxi driver na makukuha mo malamang. O, so ito problema. O, kaya hindi dahil doon sa ano na din, pangit na transportation system dito sa Pilipinas. Dahil sa ibang bansa, merong mga tren diretso sa airport. Di ba? Meron mga tren diretso sa airport. Oo nga, mahal ng taxi dito, ang papangit pa. Pati yung mga driver ang papangit din. Parang mga taong grasa. Oh, pucha, pagka sumakay ka ng taxi OFW ka, lahat ng kinita mo sa abroad kukunin nila. Dahil yung taxi mo mula airport hanggang Cubao, putang ina niya, 20 mil. Oh, pucha yan. Kung kayong mga OFW sa abroad, yung kontrata nyo nag-expire, yung kontrata dito matindi. Wala kayong pinipirmahan, pero may kontrata. Na, meron nga akong ano eh, meron nga akong nakita eh sa Facebook. Sumakay siya ng taxi. Tayo na, antindi nung ano, antindi nung metro nung taxi niya, parang metro ng kuryente. Diretso, dug-dug-dug-dug, putang ina, hindi pa sila nakakalabas ng airport, 300 na yung bill niya. Tayo na, ganyang kasatanas yung mga taxi driver dito. At pati na din ang problema, yun na nga. So, ginagawa ng ibang mga biyahero. Oo, kasi yung iba talaga, katulad yan si Coach Oli. Pag si Coach Oli, kasi nga si Coach Oli tiga Laguna, ang ginagawa niyan, pumaparada yan sa airport. Pumaparada yan sa airport. Imaginin mo ha, nung nagpunta kami nila Coach Oli ng Davao, hindi namin alam kung gano'ng kami katagal doon. Usually, pag nagdadavo kami, matagal na yung limang araw eh. Matagal na isang linggo. Minsan, kailangan lang kami ng mga ilang araw tapos nag-e-extend na lang kami. Kasi nga, minimit pa namin yung mga Duterte. Kasi ang sabi sa amin ng mga Duterte, eh, pag nakasadabaw kayo, hindi pwedeng hindi nyo sasabihin ha. Hindi pwedeng hindi tayo magkikita-kita. So kailangan, pag nasadabaw kayo, sasabihin nyo sa akin kasi magkikita tayo. So pag nandoon kami sa Davao for work, ano ba, may SMNI kami sa Davao, di ba? May Banatero sa SMNI sa Davao. So usually ilang araw lang 'yun. Nag-extend lang kami ng mga a day or two para ma-accommodate kami at ma-accommodate din namin yung invitation ng mga Duterte. So ayun ang ano diyan. So nung nakaraang alis namin, hindi namin expect abutin kami isang buwan. Namin ini-expect na abutin kami ng isang buwan. Si Coach Oli nagpa-park sa airport. Kasi nga taga Laguna siya. So wala namang biyaheng airport sa Laguna, and sa Laguna wala din namang mga Grab. Wala din namang mga Move It. Alam nga naman mag-Move It si Coach Oli, naka-Amerikana na, dalawa pa yung maleta. Oh, lahat sinicheck. Si Coach Oli, doon siya pumapark sa ano. Imaginein mo ha, inabot kami isang buwan. Oh, ang binayaran ni Coach Oli noon nung umuwi kami galing ng Davao, if I am not mistaken, nagbayad si Coach Oli ng kulang-kulang 20 mil. Kulang-kulang 20 mil dahil nagulat ka, hindi namin alam eh na ganun kami katagal eh. Oh, so computein natin yung isang buwan, yung 30 days dito sa hayop na bagong singil sa Naiya. Alam naman natin na yung Naiya eh ano na, nasa San Miguel na. At kailan lang, October 1, nagbago po ang rates ng parking sa Naiya. Parking to ha, putya, kala nyo kaganda-ganda ng parking nyo, nasusunog na yung mga kotse dyan. But anyway, siguro doon nila babawiin. Kasi ang alam ko, lahat ng nasunog na kotse sa parking lot nila, nung nakaraan, binayaran nila. So siguro, para makabawi sila,
Oy, dito na sila magano, dito na, ito na yung oportunidad na nakita nila, tataasan nila yung ano ah, yung pag yung parking overnight stay. At take note, sabi nga dito ni Garski, one day notice. Ang daming mga pasahero na biglang na-stress. O kasi halimbawa October 1, 'di ba? October 29. Nako, na mga nasa ibang bansa, nagpark sila sa airport. Umalis sila mga ano, mga 29. O 29 at 30 ng Setyembre. Po, tragis 'yan. Biglang October 1, boom. Biglang may ano, merong notice itong mga punyetang mga taga San Miguel. At sinabi nila na, tataas ang singil natin sa parking. Ilan? 50? Hindi. Putangin ninyo. Ubusan ng pera to. O, so pakinggan natin mabuti ito. At computein natin kung magkano dapat ang binayaran ni Coach Oli kung ngayon siya nagpark sa airport. Hindi ko alam kung saan magpapark to si Coach Oli sa... Kung saan magpapark to si Coach Oli kapag umalis kami ulit. Diyos ko po. Si Coach Oli pa naman parang ano, parang may bulsa sa balat. Pakinggan natin maigi to ah. Oo. Ewan ko ba't nag-e-echo tong hayop na dati naman pag nagpiplay ako dito hindi nag-e-echo. Pero pagtsagaan nyo muna. Wala nang atrasan sa mga pinapatupad na dagdag singil sa Ninoy Aquino International Airport. Pero bukod sa mas mahal na parking at airport fees, lalo rin magpatupad ng multa para sa sasakyang mag-overstay na nag-aatid at sumusundo ng pasahero. Nasa front line na balitang yan, si Gerard de la Peña. Kung ang bagong operator ng Ninoy Aquino International Airport ang tatanungin sa sunod-sunod na dagdag singil sa NAIA, wala na rin silang magagawa rito. Paliwanag ng New NAIA Infrastructure Corporation o NNIC, nakasaad sa administrative order na mismong ang Manila International Airport Authority o MIAA ang nag-utos ng mga dagdag na singilin na ito. Ang bagong parking rate na 50 pesos sa unang dalawang oras at 25 pesos sa succeeding hours, tapat na raw at hindi na mababago. Tinginan nyo? Hayop kayo, eleksyon lang. Porket nag-eleksyon, punyeta kayo, nagtaas na kayo ng singil, ha? Mga buwisit kayo. Ha? Pati pang kampanya nyo mga putragis kayo, galing pa sa... Yung mga magsusundo ng mga kamag-anak nila na nagpakahirap, mga bagong bayani na nagpakahirap sa abroad, bumuhay sa ekonomiya natin. Tangina nyo, pagkakakitaan nyo pa talaga, mga buwisit. Yung iba dito... Galing pa ng probinsya. Magpa-park dyan dahil maagang dumating. Para lang masundo nila yung mga kamag-anak nila ng mas maaga. Putang ina nyo, kakatkungan nyo pang mga hayop kayo. Diba, santanas talagang mga punyeta eh. Computein mo nga, Garski. Computein mo yung rates ha. Ta isang buwan ha. O isang buwan as in overnight. O, computein mo, tas ilagay mo dyan kung magkano dapat ang babayaran ni Coach Oli kung ngayon kami umalis, tas isang buwan kami sa Davao. Kasama rin dyan ang overnight parking na tumaas ng 300%. Tangina. 300% ang itinaas. Puta si Eugene at saka si Taguro. Tangina niyan, 100% lang inilabas na kapangyarihan. Puta ina tong airport na to, 300% ng kapangitan... Ang airport, puta, 300% ang tinaas ng mga hinayupak. Putang ina talaga. Approved by Marcos kasi. Putang ina talaga, oh. Napakatindi talaga ng kapal ng mukha ng mga hayop na ito. Oh, hindi ba? Mantakin mo. Pucha, ikaw nasa abroad. Sabi ko nga sa inyo, yung mga kaibigan ko na umalis noong 29 at nagpark dyan, 2 weeks sila sa abroad. Pucha ngayon, wala na silang gana doon sa abroad nung nalaman nila kung gaano kalaki yung babayaran nila sa parking pag uwi nila. Pumunta daw sila sa abroad para mawala yung stress nila. Puta ina niyan. Ngayon daw, nandoon sila sa abroad, stress na stress sila. Sigurado pag uwi daw nila, pucha yan, parang yung bakasyon nila sa ibang bansa para mawala yung pagod at stress nila, hayop na yan. Back to normal daw. Three hundred percent? Ucha, ako, buti ako. Ako kasi taga Metro Manila.
So pwede ako mag-grab papunta dyan. Papunta dyan, 600. Pabalik, mga ganun din. 1,200 ang ginastos ko. Pero putya, imagine niyo nung mga bata tayo, putya, pag pinatawag kayo ng nanay mo ng taxi, natatandaan nyo ba yun? Oy, psst, boss dada, tumawag ka ng taxi ron. Tatawag ako ng taxi, sasabihin pa ng nanay ko, wag yung may aircon ha. Wag yung may aircon, kukunin mo ha, tumawag ka sa kanto ng taxi, hindi yung aircon ha. Kasi dati ang taxi, iba yung rate ng aircon, tsaka nung ordinary. O, pag kumuha ka ng taxi, walang aircon, kukontratahin mo pa yun. Magkano hanggang Q-Mart? 70, ang mahal naman. 70 o 30 lang eh. Oh, sino dito? Sino dito yung mga taga Metro Manila na ano, na pinapatawag ng taxi sa kanto kasi hindi naman yan san-san dumadawan eh. Oh, ako ganun. Basta da, punta ka doon sa kanto, bili, kuha ka ng taxi. Aalis na sila tita mo, yung walang aircon ha. Imaginin mo, papunta pa uwi ko, 1,200. Tainan yan. Nung panahon natin, pag 100 yung taxi, pucha yan, yung nanay ko, talagang sinasabihin yung tatay ko, hindi na, mag-bus ka na lang. Punta ka ng airport, punta ka sa Farmers, sakay ka nung ano, sakay ka nung airport. Isa lang ang airport nun eh. Yung airport nung mga, yung matandang airport, yung Terminal 1. Oh, di ba? Oh, ganun 'yon. Tatandaan niyo na. Inabot niyo 'yon. Sige, compute tayo ulit. Handa naman daw silang pag-aralan ang pagbibigay ng mas mababang rate para sa government employees na nagtatrabaho sa airport. Intentional ang ginawa namin, ang tawag doon demarketing. Hindi 'yon para mag-profit eh. 'Di ba? Ang gusto namin, gago. Ina tinaasan niyo, hindi para mag-profit. O ayaw niyo pala ng profit, putangin na niyo, ilibre niyo 'yan. Alam nyo maganda yung airport, lagyan nyo ng casino. Kasi sa mga casino, libre yung parking. Nagpunta ako nung nakaraan sa Okada. Libre parking. Sabi ko, tindi talaga ng casino. Dapat yung MIA, makipag-partner kayo sa casino. Ilagay nyo yung mga, di ba, alam nyo yung ano, yung tawag dyan, gate. Total 3 hours naman. 'Di ba? Total 3 hours ngayon nga 5 hours na eh, yung allowance. 'Di ba? 5 hours naman na yung allowance para safe kang makasakay sa eroplano dahil po siya pagdating mo dun sa immigration natin, kala mo nag-a-apply ka ng trabaho. O may pag-partnership na kayo sa casino. Pagpasok sa immigration doon sa ano, doon sa loob ng airport at papunta sa gate, lagyan niyo na ng mga slot machine. Oh, para kumita ng husto yung airport, mga punyeta kayo. Tapos, malibre man lang kahit parking. Oh, ha? Oh, tatakbo ka ba sa council o sa gentry, Jake Arsubal? Oo, kunsihal yan. Oh, antay mo, Jake Arsubal. Ako ang ano niyan, campaign manager niyan. Iboboto ko yan sa Quezon City. Walang gumamit ng overnight parking na yon, di ba? Para mas maraming makagamit for the passengers. Wow, putang ina, minahalan nyo para mas maraming gumamit? Ang talino mo, sir. Pucha, sabi niya, noon daw walang gumagamit. Kaya ngayon, minahalan nila para mas lalong may gumamit. Tarantado. Ang ina, saan galing na utak yan sa talampakan? Oh, ulitin nga natin. Hindi ko alam kung na-miss out ko yung sinabi. Yun, diba? Para mas maraming makagamit for the passengers. Bukod sa... Tang ina, para mas maraming makagamit for the passengers, itinaas nyo ng 300%. Abay, gago. Tang ina nyo, kaya bakante yan kasi mahal. Tapos minahalan nyo pa ng 300%, putang ina niyan. Hindi mas lalong magiging parang sementeryo na yan. Ang ina, ganyan ang mga tagapamahala sa ano natin, mga pasilidad. O, baliktad ang utak, putang ina niyan.
Wala kasing pumapark sa gabi. Kaya mahalan natin 300% para madaming magpark. Gago. Magpapark ako dyan. Ang mahal plus 300%. Gago ka. Dati nga, hindi ako pumaparada dyan. Sobrang mahal eh. Kaya nga ako nag-grab. Tarantado. Genius. Sabi nga ni DMCI Homes. Hoy, DMCI Homes, bigyan mo nga ako ng 3-bedroom na halagang 500,000 lang. Kaliwaan tayo bukas, bayaran tayo. Oh, baka mayroon ka dyan. Oh, baka mayroon ka dyan nagbibenta ng 3-bedroom nila. Corner ano, ah, corner unit gusto ko. Ah. 500K, kaliwaan tayo. Puchang galing, no? Sobrang galing. Palakpakan natin ang pamunuan ng Mia. Oh, kayo na ang pinakamatatalino, putang ina, kaya pala ang yaman-yaman ng gobyerno natin dahil sa inyo. Sa mas mataas na parking rates, pinag-aaralan na rin ng Unai Infrastructure Corporation ang pagtatakda ng time limit sa mga nagbababa ng pasahero dito sa terminal. Putang ina nyo, lalagyan nyo pang time limit, putya, ang susungit ng mga guard dyan. Taina yung mga guard dyan, hindi naman mga pulis, parang mga pulis. Hoy, psst, hoy, umalis ka na. Kayo na kapat dito ah, umikot ka, tarantado. Kita mo nga ang traffic, paano ako makakaalis? Ganun ka, oops, toy, kanina ka pa nakaparada rito, alis, alis ka na. Bawal yan eh. Sasabihin, gago, nakita mo ba traffic? Kaya nakaparada ako dito, di ako nakaparada, nakatraffic ako dito. Dahil na sobrang, anong class, anong gusto nyong mangyari dito sa ano, sa NAIA? Puta pit stop ng F1? May oras, yung napansin nyo sa karera, shh, pag ganun, shh, laangat, tatanggal yung apat na gulong, shh, tapos alis ka agad. Gago, tayo na hindi ko pa natatanggal yung seatbelt ko noon. Hindi pa ako nakakalabas, umaandar na yung taxi, tarantado, meron pa akong bagahe sa likod noon. Putangin na nyo, puro kayo pahirap sa Pilipino. Puro pahirap sa Pilipino ang mga putragis na ito. Mantakin mo, ikaw napakadami mong maleta, siyempre. Galing kang abroad, meron kang mga apat na maleta. Oh, tas may mga maliliit ka pang mga batang kasama, may mga backpack pa yan. So, siyempre, paparada dun yung saraw. Paparada dun yung sumundo sa yung isang batalyon, isang barangay na mga kamag-anak mo. Isasakay nyo yun, putang inan yan. Kailangan isakay nyo ng mabilis. Dahil kung hindi, sigurado magfa-fine kayo po. Taragis na airport to. Ang yabang-yabang nyo? Mga hayop kayo. Ang yabang-yabang nyo. Gusto nyo mabilis yung, ano, yung pagpara, pagbaba at pagsakay ng pasahero. Putangin na nyo. Puro nga delayed yung flight dyan. Kunyeta kayo, gusto nyong pabilisan itong ano, itong daanan, itong babaan, sakayan, putain na nyan. Doon nga sa immigration eh, parang tatlong araw yung pila eh. Tangina nyo, pabilisin nyo yung serbisyo nyo. Ayusin nyo yung mga vocalator dyan. Ayusin nyo yung mga equipment dyan. Sabihin nyo sa immigration, putain na, huwag silang inggitero dun sa mga bumabiyay sa abroad. Oo, na kung ano-ano yung hinahanap nila, pati diploma, hanapin pa, mga gunggong na yan. Yun ang atupagin nyo, yung sistema dyan sa loob. Yung sistema ng pila, ng mga airlines dyan. Para mabilis yung pag-check-in ng mga bagahe. Putang ina niyan. Hindi yung putya, pinagdidiskitahan nyo yung mga sasakyan na nagbababa, nagsasay. Kung gusto nyo, isara nyo na yan. Kapag lumampas ay tinakdang oras, maaaring mapagmulta ang nagmamaneho ng sasakyan. Putangin na, pera na naman. Multa, yung nagmamaneho ng sasakyan. Putragis talaga naman ko, sasagasaan kong mga hayop na yan. O, sabihan nyo yung mga kamag-anak nyo, ha? Yung mga kamag-anak nyo, sabihan nyo, ha? O, sa mga, paghanba, susunduin ka ni tatay, no? Uwi ako tayo, bilisan mo. Kaya na kailangan pagkahinto mo ron. Huwag ka na mag-neutral. Pag hinto mong ganun, putain na kailangan nakaprimera ka. Pag sampa ko nito, hindi pa ako nakakapasok sa loob, paandarin mo na. Tanginan niya, kung ako yan, sasagasaan ko ng maleta yung mga gwardiya dyan.
ang layunin lang dito ay maiwasan ang pagsisikip ng daling ng trapiko, papasok at palabas sa mga terminal. Apektado rin ng airlines. Hindi na rin daw maibababa ng bagong operator ang landing at take-off fees, parking ng aeroplano, at iba pang bayarin ng mga... Ino, landing at take-off fee? Puta, ragis siya. Baka wala na mag-landing na aeroplano dito, mga gago kayo. Pero sabihin niya, oh, pag nandang ng aeroplano, oh, malapit na tayo sa Pilipinas, malapit na tayo sa Pilipinas, wala po tayong stopover dyan, putangin ng mahal-mahal. Iandaan nyo na yung mga parachute nyo, yung mga bagahe nyo, putangin na saluhin nyo na rin. Tarantado, putangin na yan. So, syempre, saan sisinginin ng airlines? Yung take-off at saka landing fee. Putangin na yan, di sa atin. Oh, sabi mo, oh, ito na, oh, ito na, ibubukas na natin lundag mga Pilipinong kupal. Oh, tang ina, kawawa tayo, no? Kawawa Pilipinas, no? Puta ina 'yan. Oo, putya, para tayong ginawa tayong mga sundalo, no, Bright Naria. Kupal talagang mga hayop eh. Airline na nag-ooperate sa NAIA. Inirelease ng government, approved by the president. Tangin, ito, iboto niyo presidente ito. Pag ito naging presidente ng Pilipinas, putang ina, sigurado uunlad tayo. So, no choice kami but to comply. Kasi remember, 82% of the revenues will have to go to the government. Paano kami makakapagbigay ng discount? Baka magalit naman sila. Ang ina mo. Baka sabi mo, paano kami kikita? Putain ang tong tao na to. Tandaan nyo sino yung pagmumukha niya, ha? Ang ina siya si Boy Dagdag. Ina, lahat dagdag. Problema niya yung ano, kung ano yung idadagdag niyang pasanin sa Pilipino. Nagbabala na ang ilang airlines na posibleng maipasa sa mga pasahero ang mas mataas sa singil sa kanila ng NAIA. Sabi ng AirAsia, pinag-aaralan nila ang magiging epekto ng mas mataas na bayarin sa kanila. Kaya kami, Boss Dada, pag umuwi dyan from New Zealand to Singapore, then from Singapore to Davao, hindi na talaga kami dumadaan sa Manila. Ay talaga ba? Ganun din yun eh. Pagdating mo, sa bagay maganda yung airport dyan sa Davao. Oh, Hayashi! Arigato! Arigato! Ng operasyon. Ganyan din ang pananaw ng Cebu Pacific. I think fares will have to be adjusted to account for these costs. But I think we have to take a wait and see muna. Sagot naman ng NNIC, hindi raw dapat maging dahilan ang mas mataas na aviation fees sa pagtaas ng pasahe. Kung tutuusin nga raw, mas mababa pa rin ang singil sa NAIA kumpara sa ibang paliparan sa rehiyon. Ang sinisiguro ng bagong operator ng NAIA, nakalatag na ang mga pagbabagong gagawin nila sa airport. Kabilang ang pagsasayos sa mga CR, pagpapaganda ng immigration at security screening areas, at paglalagay ng food hall. Bilang paghahanda naman sa undas, nagdagdag na ang NNIC ng mga upuan sa loob ng terminal. Pinabilis ang libreng wifi connection at sinigurong gumagana ang mga aircon sa lahat ng oras. Nagbabalita ang... Ulul! Style nyo bulok! Parang airport nyo bulok! Walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang Banateros, boses ng ordinaryo Pilipinas.